Hello everyone, and welcome back to your favorite entertainment channel. Ngayong araw, tayo ay magre-recap ng isang movie ni Keanu Reeves. Ito ay ang pelikulang Constantine na pinalabas noong 2005. Maganda ang pelikulang ito, lalo na ang mga visual effects, ang mga cast at ang buong kwento. Magsisimula ang pelikula sa isang text tungkol sa Spear of Destiny, na nagsasabing sinumang nagtataglay nito ay hawak ang kapalaran ng mundo sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang Spear of Destiny ay nawawala simula pa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Punta tayo sa pinakapanimula ng kwento. Sa Mexico, dalawang lalaki ang tila namumulot ng kung anong bagay sa isang wasak na gusali. Ang isa sa kanila ay hindi sinasadyang natapakan ang isang marupok na sahig na gawa sa kahoy, na lumikha ng isang maliit na butas, pero may sapat na laki para maabot nito kung ano ang nasa loob. Aksidenteng natagpuan niya ang isang lumang spearhead na nakabalot sa isang bandila ng Nazi. Wala siyang ideya kung ano ito, ngunit sa sandaling hawakan niya ito sa kanyang mga kamay, nakarinig siya ng nakakatakot na bulong ng demonyo, at tila siya ay nawala sa kanyang sarili. Bigla siyang tumayo at umalis, palayo sa abandonadong lugar, at habang patawid siya sa kalsada, isang mabilis na sasakyan ang bumangga sa kanya. Ang sasakyan ay makikitang nagkawasak-wasak, at ang lalaki ay malinaw na namatay dahil sa insidente. Pero parang may kung anong demonyong nagsimulang pumasok sa kanyang katawan habang hawak pa rin niya ang Spear of Destiny sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, bigla siyang tumayong muli at tumakbo palayo sa lugar ng aksidente na parang walang nangyari. Sa isang maliit na apartment sa Los Angeles, isang ina ang naghahanda ng almusal para sa kanyang anak na may sakit. Pagpunta niya sa kwarto ng kanyang anak, siya ay nagsisisigaw nang makita ang kanyang anak na babae na lumulutang at nasa taas ng kisame, at ito ay mukhang sinaniban ng kung anong masamang espiritu. Dahilan nito, ang pamilya ay agad na humingi ng tulong sa isang pari upang iligtas ang kanilang anak na babae. Subalit nabigo ito sa pagpapalayas ng demonyo kaya ipinatawag nila si John Constantine. Pagpasok ni John sa apartment ay sinalubong siya ni Padre Hennessy. Ayon kay Father Hennessy, natagpuan na niya ang matagal nang hinahanap ni John. Ayon pa sa kanya, nabigo itong i-exorcise o palayasin ang demonyo na nasa loob ng batang babae kaya humingi ito ng tulong sa kanya. Inabutan ni John ang batang babae, na nakatali sa kanyang kama at nanlilisik ang mga mata. Binuksan ni John ang isang bintana, upang pumasok ang liwanag o sinag ng araw. Pagkatapos nito, inilabas niya ang parang mga agimat at pumili siya ng isa sa mga ito para gamitin sa pagpapalayas ng demonyo. Tumama ang anino ng isang agimat sa noo ng batang babae, at bigla itong natakot. Kaya idiniin ni John ang agimat sa noo ng dalaga, at agad itong nangisay. Nagsimulang manginig at nagsisigaw ang batang babae habang binibigkas ni John ang kanyang mga dasal. Tumigil ang babae sa panginginig, ngunit tila parang may isang halimaw mula sa kanyang leeg ang handang lumabas sa kanyang katawan kaya sinuntok ito ni John. Dahil dito, binasag ni John ang isang bintana at sinigawan si Chas na ilipat ang nakaparadang sasakyan sa ibaba. Na-realize ni John na kailangan niyang magmadali upang palayasin ang demonyo, kaya nagpahanap ito ng isang malaking salamin. Kumuha naman agad ang pamilya ng malaking salamin, at tumulong ang mga ito na hawakan ang salamin sa itaas ng batang babae. Itinali ni John ang salamin sa isang puli sa itaas ng bintana, at sinabi niya sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata at huwag bubuksan. Ang isa sa mga lalaki ay idinilat ang kanyang mga mata at nagsimulang magsisigaw, at sa sandaling iyon, nagsimula ding magkulay abo ang kanyang mga buhok. Binuksan ni John ang mga mata ng babae para lumabas ang demonyo para ikulong ito sa loob ng salamin. Inutusan niya si Hennessy na hilahin agad ang salamin palabas ngunit hindi ito kasya sa bintana. Kaya si John ang pumalit sa kanya para ilabas ang salamin sa bintana. Ang demonyo ay nagpipilit tumakas kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang bigat sa lubid bago pa ito makatakas. Sa wakas, nailabas niya ang salamin sa bintana at nahulog ito sa kotse at nagkadurog-durog, dahilan para mamatay ang demonyo. Habang palabas si John sa loob ng room pagkatapos mapatay ang demonyong sumanib sa batang babae, may napansin siyang isang sketch na tila isang spearhead o sibat. Na-realize niya na ito ay ang Spear of Destiny, ang parehong sibat na natagpuan ng lalaki sa isang abandonadong gusali. Bago umalis sina John at Chas na kanyang assistant, sinabi ni John kay Father Hennessy na hindi karaniwan ang exorcism na ginawa nila ngayong araw, kakaiba ito at nangangamba siyang may isang malaking panganib sa mundo ang mangyayari. Sa kabilang dako, ang police detective na si Angela Dodson ay makikitang nangungumpisal sa isang pari. Sinabi niya sa pari na nakapatay siya ng isa pang kriminal. Nag-aalala siya tungkol sa dami ng mga pagpatay na nagawa niya, at parang normal lang sa kanya ang pagpatay.
Parang lagi niyang alam kung nasaan ang mga masasamang tao na ito at alam niya ang eksaktong sandali kung kailan niya dapat babarilin ito. Iniisip niya kung may mali ba sa kanya, pero sinabi sa kanya ng pari na may plano ang Diyos para sa kanya. Sa kanyang bahay, siya ay nananaginip at tila siya ay nasa isang ospital. Narinig niya ang pangalang Isabel na ibinulong sa kanya bago siya bumangon, at pagkatapos nito ay umakyat siya sa hagdan patungo sa rooftop ng ospital. Tinanggal nito ang kanyang medical tag, at hinayaang lumipad sa hangin bago siya tumalon sa gusali. Pagkahulog niya, nabasag ang isang glass roof dahilan para magtuloy-tuloy siya sa isang indoor swimming pool. Lumutang siya sandali sa tubig bago nagising muli sa kanyang kama na naghahabol ng hininga, kaya siya huminga ng malalim. Kinaumagahan sa isang ospital, nagpa-x-ray si John Constantine ng kanyang mga baga, sinabihan siya ng isang doktor na mayroon siyang advance na uri ng terminal na kanser sa baga at kaunting oras na lang ang natitira upang siya ay mabuhay dahil sa kanyang paninigarilyo. Sa parehong ospital, dumating si Angela sa isang pinangyarihan ng suicide incident. Inalis niya ang nakatakip na kumot sa bangkay, at ito ay kamukhang kamukha niya. Si Isabel, ang kanyang kambal na kapatid na na-admit sa ospital bilang isang mental patient. Sinabi ng kanyang kasamahan na tumalon si Isabel mula sa rooftop para magpakamatay, ngunit sinabi ni Angela na kilala niya si Isabel at hindi nito kayang magpakamatay. Bumisita ang isang kaibigan ni John na si Beamon sa kanyang apartment. May mga dala siyang napakaraming bagay at kagamitan para kay John na pwede niyang gamitin laban sa mga demonyo. Binigyan ni Beamon si John ng mga bala mula sa isang pagtatangkang pagpatay sa papa, holy water mula sa ilog ng Jordan, at isang screech beetle na nagtataboy ng mga demonyo. Pagkatapos nito, tinanong ni Beamon kung tungkol saan ang bagong assignment, kaya ikinwento sa kanya ni John ang tungkol sa exorcism na kanyang ginawa nung nakaraan. Sinabi ni John na nakita niya ang isang army demon na sumubok lumabas mula sa katawan ng batang babae patungo sa mundo ng mga tao. Nagulat si Beamon nang marinig ito, dahil alam niyang makokontrol lamang ng mga demonyo ang mga tao at impluwensyahan sila, ngunit hinding-hindi makakapasok sa pisikal na katawan ng tao. Kaya para makasigurado, hiniling ni John kay Beamon na mag-research pa ukol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa mga sumunod na eksena, nagtungo sina John at Chas sa isang simbahan, kung saan muling nakita ni John si Angela. Si Angela ay nakipag-usap sa isang pari habang si John ay dumiretso kay Gabriel. Nakita ni John ang itim na mga pakpak ni Gabriel at tinukoy niya ito bilang isang half-breed. Alam ni Gabriel kung anong pakay ni John, at sinabi niya dito na sinusubaybayan pa rin ng mga anghel ang mga naliligaw na kaluluwa. Si Angela naman ay nakikiusap sa pari na bigyan si Isabel ng isang katolikong libing, ngunit sinabi ng pari na nagpa siya ang obispo laban dito. Dahil namatay si Isabel sa suicide na itinuturing na isang mortal na kasalanan, hindi siya maaaring payagang ilibing sa katoliko. Sinubukan ni Angela ng mga tuwiran, ngunit sinabi sa kanya ng pari na wala siyang magagawa pa para dito. Sa patuloy na pag-uusap ni John at Gabriel, ikinwento ni John kay Gabriel ang tungkol sa pagdami ng mga demonyo at half-breed sa mortal na kaharian ng mga tao, at tinanong din niya kung maaaring pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Tumawa lamang si Gabriel, dahil alam niya na walang patutunguhan ang pagsusumikap ni John na makapasok sa langit. Kaya ipinaalala ni John kay Gabriel ang lahat ng mga demonyo at mga kampan ng impyerno na kanyang pinalayas at pinabalik sa impyerno. Itinuturing niya ang mga ito na garantiya sa kanyang paglilingkod upang buksan ang pintuan ng langit para sa kanya. Sumagot naman si Gabriel na hindi sapat ang lahat ng ginawa ni John. Ang self-sacrifice at faith lamang ang tanging bagay na magdadala kay John sa langit. Sabi naman ni John na nakagawa na siya ng napakaraming sakripisyo at naniniwala siya sa Diyos. Ngunit sinabi ni Gabriel na alam lamang ni John ang existence ng Diyos, ngunit hindi ito naniniwala sa Diyos na makapangyarihan. Nangatwira naman si John na nagpalayas siya ng mga demonyo mula sa mga bata upang iligtas ang kanilang buhay, ngunit iginiit ni Gabriel na ginagawa lamang ito ni John para sa kanyang sariling benepisyo, upang siya ay makapasok sa langit. Samantala, si Padre Hennessy naman ay nagbabasa ng mga dyaryo sa pamamagitan ng kanyang kamay, naririnig niya ang mga laman ng balita sa kanyang ulo habang hinahawakan niya ang mga nakasulat dito. Hanggang sa natuon ang kanyang pansin sa pagpapakamatay ng taong may mental health condition, si Isabel nakakambal ni Angela. Samantala, si Angela naman ay nire-review ang footage o kuha ng kamera sa pagkamatay ni Isabel, at narinig niyang bumulong ito ng isang pangalan, ang pangalan ni Constantine. Naalala niya ang pangalan ng lalaki sa simbahan na kanyang namit minsan. Kaya naisip niya na maaring may kinalaman ang taong ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid kaya nagplano siyang hanapin ito.
Habang naninigarilyo si John, napansin niyang may lumalapit sa kanya, at napagtanto niyang isa itong demonyong nababalot ng lahat ng uri ng insekto. Inatake ng demonyo si John, at pinalipad siya sa kabilang kalsada. Pagkatapos nito ay binalaan ng demonyo si John na pabayaan ang mga demonyo at huwag silang pakialaman. Sinubukan ni John na itaboy ang demonyo gamit ang screech beetle na binigay sa kanya ng kaibigang si Bimon, kaya ang demonyo ay natakot at ito ay bumangga sa paparating na van. Pagkatapos nito ay nakipagkita agad si John kay Chas at ang dalawa ay pumunta sa isang nightclub. Sa loob ng nightclub, maraming mga half-breed na nag-uusap sa isa't isa. Tumuloy si John sa backroom kung saan nandoon si Midnight. Si Midnight ay isang holy man na nanumpa ng pagiging neutral na hindi pumapanig sa langit o impyerno. Sinabi sa kanya ni John na isang ganap na demonyo ang umatake sa kanya kanina. Subalit sinabi ni Midnight na imposible ito dahil hindi makakatawid ang mga demonyo sa kaharian ng tao. Ito ang rules na napagkasunduan ng magkabilang panig upang mapanatili ang balanse. Naudlot ang dalawa sa pag-uusap nang pumasok ang isang demon half-breed na si Baltazar. Habang nilalaro niya ang isang coin sa kanyang kamay, kinausap niya si Constantine na parang naghahamon. Si John ay nainsulto kaya sinabi niya kay Baltazar na i-exorcise niya ito pabalik sa impyerno. Umagit na si Midnight at nagbabala sa kanilang dalawa na walang maaaring mangyari sa loob ng kanyang nightclub. Umuwi si John sa kanyang bahay at kumatok si Angela sa kanyang pinto. Siya ay natunto ni Angela para humihingi ng tulong sa kanya. Sinabi ni Angela kay John na naniniwala siyang pinatay ang kanyang kapatid na si Isabel. Dagdag pa ni Angela, naniniwala ito na ang kanyang kapatid ay na-brainwash lamang para magpakamatay. Binigyang diin pa niya na si Isabel ay isang debotong katoliko. Si Isabel ay hinding-hindi magagawang kitilin ang sariling buhay. Sa kabila nito, tumanggi pa rin si John na tulungan siya at pagkatapos ay umalis na rin si Angela. Habang papaalis si Angela, nakita ni John na may mga anino mula sa kanyang bintana na sumusunod kay Angela kaya hinabol niya ito. Naisip ni John na ang kaso ni Angela ay maaaring may kinalaman sa nangyayari sa langit at impyerno, kaya sinabi niya kay Angela ang tungkol sa pagkakaroon ng langit at impyerno, ngunit hindi sa paraang pinaniniwalaan ng karamihan. Kinutya ni Angela ang ganitong pag-iisip ni John at sinabing naniniwala siya na ang mga tao ay sadyang masama at hindi nangangailangan ng iba pang motivation tulad ng pagpunta sa langit o sa impyerno. Sumang-ayon ng bahagya si John ngunit sinabi din ito kay Angela na isipin din na ang mga tao ay maaaring magkaroon ng parehong mabuti at masama ngunit kung minsan ay may kaunting push o impluensya din mula sa magkabilang panig. Ilang sandali pa ang lumipas, ang mga ilaw ay biglang namatay, at ang dalawa ay nabalot ng kadiliman. Naglabas si John ng isang piraso ng tela. Narinig nila ang isang malakas na bugso ng hangin mula sa hindi nakikitang mga nilalang na lumilipad sa itaas. Sinindihan ni John ang tela at isang malaking apoy ang nagliyab at nagbigay ng liwanag sa paligid, at naglantad sa mga demonyong nakapaligid sa kanila. Kaya ang mga demonyo ay nasunog, nagsisigaw, at lumipad palayo sa dalawa. Pagkatapos noon, napasok kasi Angela sa gulat, hindi niya lubos maisip ang nangyari sa kanila at sa nakitang mga demonyo. Naisip tuloy ni John na ang sinusundan talaga ng mga demonyo ay maaaring si Angela at hindi siya. Tinanong ni John si Angela kung talagang naniniwala siya na hinding-hindi magpapakamatay si Isabel. Ito ay pinanindigan ni Angela na ang kanyang paniniwala na si Isabel ay pinatay at hindi nag-suicide. Upang malaman kung talagang nagpakamatay si Isabel, ayon kay John kailangan niyang maglakbay sa impyerno upang mahanap ang kanyang kaluluwa at malaman ang katotohanan. Kaya sa apartment ni Angela, naghanda si John ng isang palanggana ng tubig at ibinabad niya ang kanyang mga paa dito. Hiniling niya na umalis muna si Angela at sumunod naman ito. Hinawakan ni Constantine ang pusa ni Isabel at tinitigan ang mga mata nito para magkaroon ng koneksyon sa kaluluwa ni Isabel. Gumagal ang pangunawa ni Constantine sa oras. Noong ang oras ay ganap ng huminto, natagpuan ni John ang kanyang sarili sa impyerno. Inilabas niya ang holy water ni Bimon at siniguro niyang malapit ito sa kanya para magamit sa mabilis na pagtakas niya. Tinahak niya ang impyernong tanawin, at pinapalibutan siya ng nagniningas na hangin at nasusunog na lupa. Sa wakas, nakita ni John si Isabel sa gilid ng isang gusali at tinawag niya ito. Nilapitan sila ng mga demonyo mula sa lahat ng panig at tinanggal ni Isabel ang kanyang medical tag. Lumipad ito sa hangin at sinubukan itong abutin ni Constantine, ngunit nakita siya ng mga demonyo. Habang nahuhulog si Isabel mula sa gilid, naabot ni Constantine ang tag at dinaluong siya ng mga demonyo, kaya binasag niya agad ang holy water sa kanyang dibdib at nakabalik siyang muli sa apartment ni Angela. Napagtanto ni John na kambal pala sina Angela at Isabel.
Sinabi niya kay Angela na nagpakamatay si Isabel, at iniabot niya sa kanya ang medical tag ng namatay na kapatid. Natagpuan ni Padre Hennessy ang bangkay ni Isabel sa morgue. Hinawakan niya ang braso nito at sinubukang basahin ang mga alaala nito, ngunit biglang lumitaw ang isang marka sa pulso ni Isabel. Bumagsak si Hennessy sa lupa sa takot nang makita ang simbolo na ito. Sinubukan niyang uminom mula sa kanyang prasko ng alak, ngunit ang likido ay hindi umabot sa kanyang bibig. Nakahanap siya ng tindahan sa tabi at sinubukan niyang uminom mula sa mga bote ng alak, ngunit nananatili ang alak sa bote. Binuksan niya ang ilang bote, ngunit ayaw pa ring umagos ng alak. Maya-maya, bumagsak si Hennessy sa sahig at nagsimulang mabulunan. Kumuha siya ng pambukas ng bote at sinaksak ang palad niya. Lumitaw si Baltazar at pinanood niya si Hennessy na nagdurusa. Si Hennessy ay nagsimulang mabulunan mula sa alak, ang alak ay biglang umaagos mula sa kanyang bibig. Dinaya siya ni Baltazar sa pag-iisip na hindi siya nakakainom ng anuman ngunit sa katunayan, ay iniinom niya ang lahat ng alak na kanyang binuksan, dahilan para ikamatay ni Padre Hennessy. Sa isang eksena, ipinaliwanag ni John kay Angela na noong bata pa siya, nakakakita na siya ng mga demonyo at iba pang masasamang nilalang. Ang kanyang mga magulang, na hindi alam kung ano ang gagawin, ay ipinagamot siya subalit ito ay lalong nagpalola sa kanyang sitwasyon. Dahil sa hindi makayanan ni John ang nangyayari sa kanya, nagpakamatay ang batang si Constantine. 2 minuto na siyang opisyal na patay, ngunit sa impyerno, iba ang takbo ng oras, at ang pakiramdam niya ay naroon na siya sa buong buhay niya. Sa kanyang muling pagkabuhay, naisip niya na ang lahat ng kanyang nakikita ay totoo. Ang langit at impyerno ay umiiral ng sabay sa mundo sa parehong oras, ngunit sa magkaibang pagkakaintindi ng marami sa katotohanan. Upang mapanatili ang kontrol sa mga tao, nilikha ang mga half-breed tulad ni Gabriel at Baltazar. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng mga bulong sa mga tao. Ang ilan ay maaaring magbigay ng matinding lakas ng loob, habang ang iba ay maaaring magbigay ng matinding takot at pangamba. Pagkatapos ay nakatanggap si Angela ng tawag tungkol sa pagkamatay ni Father Hennessy, kaya pumunta ang dalawa sa crime scene. Nakita ni John si Hennessy at napansin niya ang isang marka ng dugo sa kanyang palad. Inukit ni Hennessy ang simbolo na nakita niya kay Isabel sa kanyang palad para makita ni Constantine. Kinuha ni John ang simbolo at nakiusap siya kay Beamon na i-research ang tungkol dito. Sinusubukan ni John na maghanap ng mga clues sa silid ni Isabel. Naniniwala siyang matalino si Isabel para mag-iwan ng clue para kay Angela. Sinabi niya na ang koneksyon sa pagitan ng kambal ay malakas, kaya pinilit niya si Angela na subukang alalahanin ang anumang maaaring makatulong sa kaso. Naalala ni Angela kung paano sila nag-iwan ng mga lihim na mensahe sa isa't isa bilang isang natatanging paraan ng pakikipag-usap. Napabuntong hininga siya sa isang bintana, na nagpakita naman ng isang nakasulat sa bintanang salamin. Nabasa ni John ang mensahe, na nagsasabing Corinthians 17. Habang nasa sasakyan sila, kausap nila si Beamon sa pamamagitan ng telepono. Ang sabi ni Beamon, ang Biblia na dapat nilang sangguniin ay ang Biblia mula sa impyerno. Ayon sa Biblia ng Impyerno, ang Corinthians 17 ay nagsasabi tungkol sa isang anak ng Diablo na magdadala ng walang hanggang kadiliman sa sangkatauhan kapag pinakawalan. Ang simbolo sa pulso ni Isabel ay tanda ni Mammon, ang anak ng Diablo. Sinasabi din ng Biblia na gusto ni Mammon na magtayo ng sarili niyang kaharian sa impyerno, na masigit pa sa kaharian ni Satanas. Para mangyari ito, si Mammon ay dapat magkaroon ng isang makapangyarihang psychic at dapat ay dalhin siya sa mundong ito ng isang banal na nilalang. Bago pa matapos si Beamon, may nararamdaman siyang panganib na padating para sa kanya. Ibinaba niya ang telepono, at nagsimulang lumabas ang mga insekto sa kanyang mata. Sumugod sina John at Angela sa office ni Beamon, ngunit huli na ang lahat. Nakita nila si Beamon na patay na, at nababalutan ng mga insekto, sa kanyang bibig, ilong at buong katawan. Pagkatapos, makikita natin na naglalakad papunta sa isang kotse ang lalaking may dala ng Spear of Destiny. Binasag niya ang bintana bago ito ninakaw patungo sa Los Angeles. Sa isang scene, ibinunyag ni Angela na nakita na rin niya ang mga bagay na nakikita ni Isabel noong bata pa siya. Nang makita niya si Isabel na kinukot siya at ipinagagamot dahil akala nila siya ay nababaliw, itinanggi niyang nakikita niya ang mga demonyo. Sa kanyang pagtanda, unti-unting nawala ang kanyang kakayahang makakita ng mga demonyo at masasamang espiritu. Nakukonsensya siya ngayon, dahil pakiramdam niya ay iniwan niya si Isabel noong kailangan niya ito. Kaya kinausap niya si John na gusto niyang maranasan mismo ang makapunta sa impyerno, dahil alam niyang naghihirap ang kanyang kapatid doon. Sumang-ayon naman si John, at pinuna nila ng tubig ang isang bathtub.
Humiga si Angela sa ilalim ng tubig at hinawakan siya ni John. Nagsimulang mawala ng hininga si Angela at namimilipit. Sinubukan niyang alisin ang mga kamay ni Constantine sa kanya, pero nagsimula na siyang malunod. Nagsimulang bumagal ang oras para kay Angela at sa isang segundo, naglakbay siya patungo sa impyerno at pabalik sa mundo ng mga tao. Sa wakas ay nauunawaan niya na kung paano niya palaging alam kung nasaan ang mga kriminal at kung kailan hahatakin ang detilyo ng baril. Bigla siyang bumangon at tumakbo sa opisina ni Beamon. Pagdating niya sa opisina ni Beamon, lumuhod siya at tila may hinahanap. Isinuksok niya ang kanyang mga daliri sa butas and nahanap niya ang barya ni Baltazar. Nagmamadaling pumunta si John sa penthouse ni Baltazar, at pinasabog ni John ang pader na nagpatalsik din kay Baltazar sa lakas ng pagsabog. Sinunggaban ni Baltazar si John at sinimulan siyang sakalin ito. Kaya inabot ni John ang kanyang suit at inilabas ang mga brass knuckle na may mga banal na krus, isinuntok niya ang mga ito kay Baltazar, dahilan para makabawi si John at manaig sa santukan. Tumayo si John sa ibabaw ni Baltazar, naghahanda na i-exercise ito, at pinipilit pa pagsalitain si Baltazar sa plano nila, ayaw magsalita ng demonyo, kaya't nagbanta si John na sa halip ay pagpapalain niya siya at ipapadala ang kaluluwa sa langit. Takot na takot, sinabi ni Baltazar kay John na ang susi sa pagdating ni Mammon sa kaharian ng tao ay ang Spear of Destiny. Ilang sandali pa, biglang lumitaw si Angela sa likod ni John at tumawa si Baltazar, na nagsasabing ang tanging layunin niya ay dalhin si Angela sa gusali. Pagkatapos noon ay binaril na ni John si Baltazar. Habang bumababa na sina John at Angela sa building, ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa Spear of Destiny, at kung paano ito gagamitin sa plano ng mga demonyo sa pagpapatakas kay Mammon. Dumating ang isang anino, na nakatayo sa ibabaw ni Baltazar. Hiniling ni Baltazar na mabuhay muli, dahil ginawa niya kung anong ipinagawa sa kanya, subalit pinanood lamang ito ng anino at pinabayaan itong tuluyang mamatay. Napagtanto ni Angela na sa pagkamatay ni Isabel, siya ang magiging makapangyarihang psychic na kailangan para sa pagsilang ni Mammon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sensasyon, at bago sila makapag-react, may kung anong humila ka Angela palayo sa ilang pader ng semento. Hinabol siya ni John, ngunit kinaladkad si Angela sa buong gusali at inilipad siya sa kalangitan, at naiwan si John na mag-isa sa building. Sa isang eksena, bumalik si John sa nightclub ni Midnight. Pinasok niya ang kwarto ni Midnight at sinabi niya na kailangan niyang gamitin ang upuan. Nainsulto si Midnight at idiniin niya si John sa isang pader. Sinabi ni John kay Midnight na wala na sa dalawang panig ang sumusunod sa mga patakaran, at ang kanyang neutralidad ay wala ng bisa, habang ang mga demonyo ay kumikilos na para palabasin ang anak ni Satanas. Dahil dito, pumayag na din si Midnight kaya tumungo sila sa imbakan ng artifacts ni Midnight, at nahanap ang upo ang kahoy na ginagamit para sa dekoryenteng parusang kamatayan o electric chair. Hinubad ni John ang kanyang sapatos, at binasa ni Midnight ang sahig. Kumuha si Midnight ng isang live na bombilya at binuksan ito, at inihanda ang sarili na magsaksak ng kuryente kay John. Habang ikinokonekta ni Midnight ang bombilya kay John, biglang nakita ni John ang lalaking may dala ng Spear of Destiny, nasaksihan niya ang paglalakbay nito at patungo siya sa isang ospital. Sa ospital, ang mga half-breed demon ay nagtitipon at naghihintay sa pagdating ni Mammon. Habang pinaplano kung paano nila lalabanan ang isang hukbo ng mga half-breed, dumating si Chas na nagsabi kina Midnight at John na ang mga half-breed na demonyo ay nagiging mahina kapag ang kanilang panlabas na balat ay nahugasan ng banal na tubig. Kaya bumuo sila nila plano para sa labanan ang mga demonyo. Dumating si Angela sa pool kung saan namatay si Isabel at nakita niya ang lalaking may dalang sibat. Binaril niya ito hanggang maubos ang kanyang bala, ngunit hindi ito tinatablan at walang epekto sa misteryosong lalaki. Samantala, dumating sina John at Chas sa ospital. Si Chas ay nagmamadaling nagtungo sa isang water tank upang basbasan ito, ginawa niya itong holy water, habang si John naman ay nagpatuloy patungo sa mga demonyo. Inihulog ni Chas ang isang pinagpalang banal na cross sa tangke ng tubig, at ang laman nito ay naging holy water. Hinarap ni John ang kawan ng mga half-breed at ipinahayag na papatayin niya silang lahat. Naglagay si John ng lighter sa mga sprinkler sa kisame, kaya bumuhos ang tubig at ang mga demonyo ay nabasa ng holy water. Pagkatapos ay nakipagbakbakan si John sa bawat demonyo at pinagbabaril sila, hanggang sa maubos ang kanyang mga kalaban. Nilunod ng lalaki si Angela at muling nagpunta siya sa impyerno. Nakita niya si Mammon sa laman, at ito ay pumasok sa kanyang katawan. Inabutan ni John si Angela na ngayon ay sinapian na ni Mammon, kaya nagmamadaling pumunta siya kay Angela upang paalisin ang demonyo. Nagpupumiglas sina Angela at John, kaya tinulungan na rin siya ni Chas na supulan si Angela.
Si John ay nagsimulang magdasal ng oras yun kay Angela at tila gumano naman ang mga ito, kaya si Angela ay bumalik sa normal. Saglit na napabuntong hininga si Angela ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa loob niya. Nagsimula siyang sumigaw at nakita nila si Mamon sa kanyang tiyan na sinusubukang kumawala palabas sa katawan ni Angela. Sinamahan ni Cha si John sa pag-exercise at saglit na umatras si Mamon. Pagkatapos noon, biglang may humila kay Chas at inihampas siya ng maraming beses sa higat kisame, dahilan para ito ay mamatay. Pinagdikit ni John ang kanyang mga braso at lumikha ng isang simbolo at tila bumukas ang bubong ng silid, ngunit biglang bumagsak si Gabriel kay John. Napagtanto niya na ang banal na kapangyarihan ni Gabriel ang magsisilang kay Mamon, habang gagamitin naman ang Spear of Destiny upang hiwain si Angela. Sinabi ni Gabriel na ang mga tao ay naging masyadong kampante at ignorante sa mga lumang paraan ng paniniwala. Ang pagbango ni Mamon ay magdudulot ng labis na paakit at pagdurusa, at sa gayon, ang mga umaakyat sa langit ay magiging tunay na karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ay hinawakan ni Gabriel si John, hinaypan siya at ibinagsak siya sa isang salamin na pinto. Ngayon ay talagang desperado na si John kaya humingi na siya ng tulong sa Diyos. Kumuha siya ng isang piraso ng salamin at hiniwa ang kanyang mga palso. Habang dumudugo si John, kinuha naman ni Gabriel ang Spear of Destiny, at naghanda na palabasin si Mamon sa katawan ni Angela. Nang akmang papatayin na si Angela, biglang huminto ang oras. Pagkatapos ay lumitaw ang mismong Diablo, si Satanas. Pinuntahan niya agad si John at inabutan itong naghihingalo. Nasa sabik siyang makita si John upang dalhin sa impyerno, kaya siya mismo ang sumando sa kanya. Pinahintulutan pa niyang magkaroon ng isang huling sigarilyo si John. Pagkatapos ay sinabi ni John kay Lucifer, na si Gabriel ay nasa kabilang kwarto at papakawala na si Mamon. Tumawa si Lucifer sa paniniwalang ito ay isang trick lang at hindi totoo, ngunit sinabihan siya ni John na tignan mismo niya para malaman. Pagkatapos ay pumasok si Lucifer sa silid na may pool at nakita ang spear sa kamay ni Gabriel, ilang pulgada ang layo mula kay Angela. Walang pag-aalinlangan kinuha ni Lucifer si Angela at iniligtas siya mula sa kamay ni Gabriel para patayin. Ang oras ay gumalaw muli, at si Gabriel ay labis na nabigla, dahil kaharap niya ang hari ng kadiliman na si Lucifer. Kaya itong si Gabriel ay uunahan sanang suntukin si Lucifer sa pangalan ng Diyos, ngunit ang kamao ni Gabriel ay biglang huminto. Umiti si Lucifer at sinabi kay Gabriel na pinabayaan na siya ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Lucifer na ang impyerno pa rin ang kanyang nasasakupan, kaya itinaboy niya si Mamon pabalik sa impyerno, habang sinusunog naman niya ang mga pakpak ni Gabriel. Bumalik si Lucifer kay John at handa na siyang dalhin sana siya sa impyerno. Pero tinanong niya muna ito kung ano ang gusto ni John, bilang kapalit sa pagbababala sa kanya tungkol sa plano kay Mamon. Kaya si John, sa halip na hilingin na pahabain ang kanyang buhay, hiniling niya na ipadala sa langit ang kaluluwa ni Isabel. At sa isang iglap lang, pumayag naman si Lucifer at pinapunte si Isabel sa langit. Pagkatapos ay sinimulan niyang hilahin si John papunta sa impyerno, ngunit biglang bumigat si John, at hindi niya ito maigalaw. Bumukas ang mga pader at pintuan ng kaharian ng langit, na tinatanggap na si John sa loob nito. Tinatanggap na siya ngayon ng Diyos, dahil may ginawa siyang self-sacrifice, para iligtas ang kaluluwa ni Isabel. Nagalit si Lucifer at hinayla si John pabalik. Hinukay niya ang baga ni John at inilabas ang cancer sa kanyang katawan. Ipinahayag niya na si John ay magpapatuloy na mabuhay, na nagbibigay sa kanya ng mas maraming oras upang patunayan na ang kaluluwa niya ay tunay na para sa impyerno. Ilang sandali pa, nagising si John na magaling na ang lahat ng sugat niya. Nagising din si Angela, at nakita ng dalawa si Gabriel sa swimming pool na wala ng pakpak. Napansin nila na naging tao na si Gabriel. Hinimok ni Gabriel si John na mag-higanti, kaya binigay niya kay John ang baril, at hinihiling kay John na barilin siya. Subalit sa halip na barilin, sinuntok ni John si Gabriel. Napangiwi si Gabriel, nakaramdam siya ng sakit sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay tumungo sina John at Angela sa rooftop, at ibinigay ni John kay Angela ang Spear of Destiny, para itago at ingatan ito kung saan walang makakahanap. Pumayag naman si Angela at naghiwalay ang dalawa, pero sinabing magkikita silang muli sa ibang pagkakataon. Ang huling eksena bago ang film credits ay nagpapakita na si John ay tumigil na sa pagyuyosi, at bubblegum na lamang ang kanyang inuya. Tinitigan ni John ang langit, naisip niya na talagang may plano ang Diyos para sa kanya. Pagkatapos naman ng film credits, binisita ni Constantine ang libingan ni Chas, at nakita niya si Chas na naging anghel na lumipad patungo sa langit. At dyan nagtatapos ang ating movie recap. Thank you very much sa panonood, at sana ay inyong nagustuhan ang ating movie recap.
Huwag po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, para laging updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po and see you next time.